Mga boss, huwag na ho tayo magbolahan. Huwag na ho tayong mag-inarte kung sa larangan ng politika. Magkaiba ho ang terminolohiyang pork, P-O-R-K, sa perk, P-E-R-K. Ang salitang pork sa larangan ng politika sa Pinas. Ito ho'y matuturing music to the ears ng mga politiko. Ang salitang pork ay alokasyon para sa mga proyekto ng mga senador at kongresista, depende kung sino ang nakaupo sa Malacanang kung ika'y connect doon. Kahit sino, anumang administrasyon, hindi ho mawawala ang pork. Ako ho'y naniniwala na derechahan ho rito sa realidad, hubutubad na katotohanan. Kung may pork, mahalaga ho siguro ang taong bayan ang makikinabang at nakikita ho nila, ramdam ang resulta ng anumang serbisyo, proyekto, aktibidad sa programa mula ho sa sinasabing pork. Ngayon, sa politika ho sa Pilipinas, ang pork, kaya nga pork barrel, ay kabahagi ho sa sistema. Nagbabago lang itong terminolohiya o katawagan. Ito ho si Senator Lacson. Mainit ho siya ngayon sa budget susunod na taon, 2019. Hindi ko ho siya masisisi dahil makikita mo talaga itong si Senator Lacson, hindi ho talaga naniniwala sa pork. At si Senator Lacson, wala siyang tiwala sa mga kabaro niya sa Senado man o sa Kongreso dahil ang pork, sabi niya, ay dahilan daw ng katiwalian. Tama ho siya dyan. Ako ho'y aligned sa sinasabi ni Senator Pampilo Lacson. At ginagalang ho natin sa kanyang pananaw. Doon ho sa kanyang, hindi lang pananaw, bagkus paniniwala dahil ginagawa niya ho yan. Sa bagay, totoo naman ho, may katotohanan ho sinasabi ni Senator Pampilo Lacson na ang pork or pork barrel ay isa sa mga dahilan ng korupsyon. Kung talagang magnanaka o gahaman at korup, tiwale yung politiko na pinagkuluban ng pork. Huwag ho natin lahat. Kasi kapag di na generalize ho natin, marami ho magagalit ho rito. Iba na hong usapan pag ganyan. Ngayon, ang isang politiko ho sa Pinas, kongresista man or senador, kung walang pork, alahong gana yan. Hindi ho tatakbo at wala ho silang magagawa dahil ang pork barrel o akalokasyon kung wala ho silang pork sa kanilang distrito, hindi ka naka-align sa administrasyon or di naman. Ito ho'y kahit sino hong upo sa Malacanang, ala kang silbi sa taong bayan doon sa distrito mo o di kaya sa taong bayan pag ikay senador. Kasi ang tatanong, anong nagawa mo? Puro kang awa. Opo, pwede yung puro kang awa. Pero pag lumapit ang sinasabing paglalo na pag kongresista at pag ikay congressman hinalal at wala ka naman papakita, para kang walang ginawa, wala ka na sa susunod. Kaya maliban na lang pag ikay makakaliwa or sinasabing talagang eto huy, kahit na nga makakaliwang politiko ay naambunan kahit ng konti. Pero na lamang yung ibang mga politikong palaban, walang partido. At walang partido at meron lang advokasiyang ipinaglalaban sa loob ho ng Kongreso. Ito yung sinasabing extreme politics. Ang sa kanila ay mapakinggan lang ang aming boses at advokasiya, ang aming ipaglalaban doon sa sinasabing Kongreso. Kung maririnig sila magsalita, depende na rin kung paano sila kagaling na makikisama sa media at aktibo ang kanilang mga media people sa loob ng sinasabing Kongreso, kung sino man yung politiko, maibahagi ang kanilang mga plataforma bilang isang politiko. Ang sasabihin, makakaliwa, talagang mag-iingay ho sila para maipakalat yung kanilang ipinaglalaban sa mainstream. Gamit ang mainstream media, kung wala ka namang mainstream media dyan, depende, ang mainstream media, either iko-cover ka, pananggalang. Ika'y ilalaban nila, pananggalang. Pero ito hong sa atin, ano? Balikan ho natin. Ito hong si Senator Lacson, consistent ho siya, hindi naniniwala sa pork barrel. Pero, sa ibang mga kabaro ni Senator Lacson at sa Senado at Kongreso, gusto ho lang sabihin, wag na nating tawaging pork.
Eh kung maaari na lang, itawaging perk. O magkaiba, pork at perk. P-E-R-K. So wala nang pork barrel. Ang kaibahan ho ng sinasabing perk, ang salitang perk, ay karagdagan. Benepisyo para sa sinasabing congressman o senador, pero wala sa bukabularyo ng sinasabing politiko sa congressman o sa senado. Ang salitang perk ay kakambal ho ng panunungkulan sa larangan ho ng sinumang politiko para sa kanila, or kung ito'y sistemang katanggap-tanggap o realidad na sa kanila, eh basta't ang importante, pag ikay na ambunan, at ang ambon na yan, magamit mo ng tama dahil ikay kaalyansa ng administrasyon, kung sino man ang nakaupo sa Malacanang, sa mga ilang termino, eh, yun hong ibig sabihin. Hindi ho mawawala. End of story.